Hi guys, welcome sa ating bang lesson. Ito ang Estudyante Blues ni Idol Freddy Aguilar. Sa lesson na to, tuturuan yung chords, intro, strumming pattern, tsaka meron tayong tabs. Pero bago tayo magsimula, kung bago sa channel na to, please pakipindot lang ang subscribe button. Ganun na rin notification bell para maging updated ka sa mga gagawin ko pang videos na katulad nito. Okay? Simulan na natin kagad sa intro. Oops, bago nga pala tayo magsimula, kakailanganin natin ng kapo sa first fret. Okay? Wala pa, bimili na. Mura lang yan, mga 50, meron kang mabibilan. Sa unang bahagi ng ating intro, hatiin natin sa apat ha. Unang bahagi, puro first strings lang gamit natin. So, ang gagamitin nating fret numbers ay yung normal natin. Ito yung 12, di ba? So, sa 11 tayo mag-bend. Yan ang una nating note. Tapos, okay? Yun ay 11. Bend. Tapos, 15. Isa. Pangalawa. Pull off sa 11. Sa 13 pala. 15, 13. Tapos 11, 13, 10. Bali, ilang notes yon? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Anim na kalabit. Okay? Okay? Yan ang unang bahagi natin. Kuha na ba? Isa pa. Bend sa 11. Puro first strings, ha? 15. Pull off sa 13. Tapos 11, 13. 10. Okay? Yung second part natin, second strings, first strings ang ating gagamitin. 11, 13 fret lang ang ating gagamitin. Ito, sa second strings, 11, 13. First strings, 11, 13. Makes 11. Matatapos ka sa 13 ng second strings. Okay, madali lang. Pag pinagsama natin yung dalawa, first at saka second part, ngayon, third part na tayo. Dito tayo natapos, di ba, ng second part? Yun ang third part. 13. Tapos, yung pangalawang kalabit ng 13, pull off natin sa 11, pull off. Tapos 9, 11. Yun ang pangatlong bahagi. Pag nag-pull off kayo, pangkakalabit nito pababa para tumunog yung 11. Yun ang pangatlong bahagi natin. Dakot tayo sa pang-apat. Yun ay 13-11 pull off. Tapos 8 sa second strings to, ha. Second strings pa rin. Tapos sa taas 10-8. Third strings 10 and 8 fret. Yung third and fourth part ito, ha. So pag pinagsama natin yung apat na yon,
Okay? Tako tayo sa chords. Pagkatapos ng intro natin, meron pa siyang chords na D, A, G, D, A, G, D. Taga. Okay? Puro downstroke lang gamitin natin. Dahil na sa mga beginners, simulan niyo muna sa downstroke. D, A, G, A. Tapos ang chords niya sa verse chords, D, A, G, D, A, G, A, G. Okay, ito yung chords. Sa verse pala, itong verse. Tapos meron pa siyang riff. Sa refrain, sa verse muna tayo, chorus natin, D, A, G, D, A, G, A, G. Okay? Puro down lang. A, dito lumabas yung, dito pumasok yung riff niya na tas A. Tapos G ulit, bago pumasok ng chorus. Okay, talakayin muna natin yung riff niya. Naka G ka, ang kalabit. 4, kasi 4 ta. 1, 2, 3, 4. Yung sa G niya, yan, ingat mo lang. Second strings, at saka first strings. Balik sa second strings. Tapos sa 6. Tapos balik sa 4. Tapos 6. Slide nyo na lang hanggang 8. Okay? Tapos dito yan. 8. Bali. Or slide nyo na lang yung pabuto sa 8. Tapos balik sa A. Bagsak na sa A. Okay? Ulit. Tapos ang chorus niya, okay na. Okay na tayo din sa riff, ta. G, tapos F sharp, E minor. Puro bass lang kalabit natin, tapos D. Okay. Chorus. G, isang kalabit. Tapos ito, yung tuturo sa third fret ng G, ng A, ng E strings.
6 strings, tapos E minor, D. Pagkatapos nung chorus, second verse, ganun na ganun pa rin, tapos yung chorus ulit, o refrain ba yung tawag dyan, ganun pa rin, tapos repeat yung first verse, tapos pangatlong chorus na, tapos yung outro, puro bagsak lang na di. Okay? So, maraming salamat po sa panonood. Kung may time po kayo, bisitahin nyo lang aking playlist para po sa mga favorite artists nyo na makikita nyo roon. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!